Jen, dobre, kamusta mga kababayan? I'm Kim and welcome to my channel. So today guys ay Monday. Happy Monday sa inyong lahat guys. At yun nga, 7:30 yung pasok ko. So 6:30 na. So kailangan ko na magmadali rin. So yun, so today guys ay taglamig na talaga dito sa Poland. Kagahapon ng Linggo ay parang may dumating na typhoon kay Merut Eklabush. Kaya sobrang kapal ng snow ngayon, lalo na pag sa Maidan. Dito sa Krakow hindi pa ganun kakapal kasi city. Pero sabi sa weather na yun, tuloy-tuloy na nga yung pag-i-snow. Kaya yan, balot na naman tayo guys. So tatlong layers na naman ako. At pansin nyo rin sa boses ko, paos na naman ulit. Kasi dahil sa aking sinus at saka sa aking sa throat ko, kaya nakadobre yung ano ko guys, yung itong scarf ko Kemerut, kasi sobrang lamig talaga, minus 4 na sa labas. So yun guys, nitong week na to hindi masyadong busy kasi yung boss namin pinayagan na kami na 6 na oras lang yung pasok sa buong December, kasi parang pa Christmas na siguro. So 7:30 tayo ngayon at uwi ako ng mga maaga-aga mamaya. 6 hours lang yung duty natin. So yun guys, sasama ko kayo para may vlog din tayo. Saka matagal-tagal na tayong hindi nagba-vlog. Pasensya na kasi yung mga ilang araw na hindi na ako nagba-vlog. Yun, dobrang dami kasi ng ginawa. Ngayon na lang kaya ako nakapag-free na nakapag-vlog, saka nakapag-clear ng utak. Kasi last week ay madami namin ginawa sa school kasi yun yung parang Santa Day namin. So, ang dami namin ginawa. Decoration, preparation, dami. Kaya, hindi na ako nakapag-vlog masyado. So, yun guys. So, at ayan guys. So, nasa labas na tayo. Snow na talaga. Nag-i-snow pa guys. Gaganda ng puno. Puting-puti oh. Pero yung kapal ng snow. So, mahirap maglakad guys kasi madulas. Kakatuwa to, first day. Pero pag tumagal to, mga pag Linggo tong ganito, ang hirap mabuhay. And guys, so ito yung lakaran ko. Diba? Pero ang ganda ng mga puno. Maganda pa to mamaya pag may liwanag na. Tingnan nyo kung gaano kakapal, guys. Oh, see? At ayan, so nandito na tayo sa bus station, guys. Nagaantay na ako ng bus papunta ng work. Ano nakikita nyo yung sitwasyon dito? So, yung kalsadang yan guys ay ulang snow kasi nilalagyan nila yan ng asin para hindi ganoon kadulas. At makikita nyo guys, sobrang kapal na nga talaga ng snow. City na kami sa Krakow. Pero ganito yung kakapal, lalo pa siguro sa probinsya dito sa Poland. So, yun. Wait na ako actually. Kasi ang madulas maglakad sa labas guys. Sobrang dulas. Hindi ka alisto. Dulas ka. Pero yung sapatos mo naman, guys, hindi naman siya pag boots talaga siya na pang winter. Pero syempre, pag tanga-tanga talaga, minsan nadudulas ba rin. Sorry. So yun, papusok na ako ng school. Hindi ba umuulan pa ng snow. Naantay ko yung bus ko na late na. Monday late. At ayan guys, so nandito ako sa Platz Invalidov. Pauwi na ako at bumili ako ng monthly ticket ko kasi yung ticket ko ng 1 month ay expired na. Kaya kailangan ko ng bumili ng bagong ticket para sa month ng December. At makikita nyo guys, nandito ako sa Platz Invalidov. Ito yung park na pinupuntahan namin ni ate.
Yan siya, guys. Puting-puti na. Makikita nyo din, guys. Diba? Actually, sa 4 na taon ko dito sa Krakow, ngayon ko lang na-experience yung ganito kalalang snow dito sa Krakow. Kasi city to eh. Pag city kasi dito, bihira lang maganitong lumakas. Pero ngayon, grabe yung lakas, guys. Hindi na makikita nyo kung gaano kakapal. Gusto ko pa sana mag-stay. Pero naninigas na yung mga kamay. Daliri ko. Kaya, ano na, babush na. So, ina ko, guys. At, update ko na lang kayo mamaya. Let's eat na. Let's eat na po. What is the name of this lang? Croquette. Croquette. Mm-hmm. Tsaka meron kami bar. Yeah? Mm-hmm. Barrish. What's the name of this? Jubabe. Jubabe. Bilo na namin nilagay para parang kapi-kapi lang. Ulit, guys. Kain na na. Mm-hmm. It's masarap. At ayun, so time check tayo, guys. At ayun, so time check tayo, guys. It's 6:40. At lumabas ako, guys, kasi meron akong klase ngayon. Magpipilates. Actually, ilang buwan na ako nagpipilates, guys. At nai-enjoy ko siya. Hindi man tayo pangalan nito. Naglulus ng weight kasi nga panay-kain pa rin tayo. At dahil rin siguro sa picos ko, guys. Kaya hindi ganun kadali. Pero itong pilates na to, ilang buwan ko nang inaano, nag-i-enjoy ako. Saka, pangalan nito, parang may magawa rin tayong iba. Actually, matagal na ako nagpipilates pero pahinto-hinto nga dahil sa schedule, tapos sa daming ginagawa. So, yun, oh. Mas long pa din pero carry pa rin kami, carry ako pumunta. So, alas 7 yung pilates ko today. Sana konti lang classmate ko today. Kasi minsan kasi mandami. So, yun. Sama ko kayo, guys. Ches, dyan dobre. So, yan. Good morning, guys. Good morning, good morning. At yan, papasok na ako ng work. Nakaligo na ako, guys. Pero hindi lang ako nagbasa ng buhok. Yung mga tao dito sa Europe, alam nila kung bakit. Kasi, hindi kami naliligo. Hindi, ako lang ha. Baka iba naman kasi naliligo everyday. Pero ako kasi, guys, mga 2 to 3 days, ganun, na hindi ko binabasa yung buhok ko. Kasi, una-una sa lahat, pag ano kasi, lumalabas ka din sa paulan ng basa yung buhok mo, ay prone ka sa sakit. Plus, ang haba rin ng buhok ko. Inisip ko na ang putulan yung buhok ko, pero parang ayaw ko. Parang hindi ako sanay. Kasi nag-try ako minsan, guys, na parang maikli yung buhok. Parang hindi siya maganda para sa akin. Pero tingnan natin, baka sa ano, future days, di ba? Magpaputol tayo ng hair. So, yun. So, makikita nyo, guys, na yung aking suot ay doble-doble sa dalawa, tapos may pants pa ako, tapos may suot pa akong isa. Kasi sa sobrang lamig. Ang temperature na sa labas ay negative 4 na at sobrang thick ng ano ng snow. Kaya yun. At saka iba na sabi ko sa inyo kahapon na parang may typhoon na snow daw. Ito, hindi ko alam. Yung guys. Nagpa-pants tayo. Diba? Inisip ko nga rin kung bibili ako ng winter pants ko.
Pero sabi ni Silvic, pag everyday na gagamit, parang hindi naman daw maganda. Kaya yun, di ko alam kung anong gagawin. So yun guys, magpa-pants lang ako. Pero parang basa yung pants. Diba? O, damit din lang ako. Yan. Yan siya guys. Diba? Doble-doble tayo, triple-triple. Kasi mahirap na. Baka magkasakit tayo bigla. Mahirap ang magkasakit. Kukunin ko yung belt ko. So, today guys, ang pasok ko ay 11. Kasi 6 hours na lang yung pasok namin sa school. Kasi parang pa-Christmas nga nung boss namin. Tapos dapat may tutor ako today. Pero hindi ako natuloy kasi yung katrabaho ko, nakipagpalitan siya ng schedule sa akin. So, nanon ko na lang siya kasi baka naman magtampo siya sa akin. Sabi ko, sige, may doctor appointment daw siya eh. Sabi niya. Kaya yun, pinabigyan. So, yun guys. Maglalagay na tayo ng saan na yun? Sunscreen. Naubos na yung sunscreen ko guys. Pero ito na lang yung ginagamit ko. Kapalit nun. Kasi hindi pa ako nakakabili. Matagal na nga wala yun eh. Pero sayang kasi ito. Kasi ito yung unang binili ko guys. Hiyang naman ako. Pero mas gusto ko yung pangalawang binili ko. Pero camera. Hindi na kasi ako nagbi-makeup everyday guys. Moisturizer saka sunscreen na lang pag umaga. Kasi baka nito hassle pag magme-makeup. Tapos ang hirap kasi maghanap ng shades. Kaya pag bumibili ako, nahihirapan ako kasi yung shades ng ano ko, ng pangalan nito ng foundation, puting-puti, minsan itim-itim. Kaya hindi ko tansyado. Pero ganyan na lang. Wala na, hindi na lang ako nagme-makeup. Minsan, nagkikilay-kilay ako. Pero nasaan na kayo? Nagkikilay ako minsan. Tapos, di ba, pulpon na yung kipang kilay ko. Nagkikilay. Yun lang, kilay lang. Bunga na. Saka today, guys, ay wala na rin kayo masyadong ginagawa sa school. Kasi parang tapos na yung Christmas ano namin. Santa Day. Pero meron pa kaming bigilya. Bigilya ba ang tawag dun? Para siyang Polish na tradition na ano kami, kakain ng mga bar servone, mga ganun sa school. Tapos pansin na pansin nyo guys, paus na paus yung atigar. Sa ano ko, sa lamig. Tapos kakasigaw pa sa school. Kaya ganito yung boses natin. Pero dati, kahit sumisigaw ako, hindi naman ako namamaos. Ewan ko ba? Ngayon, mapaos. Siguro dahil nga tumatanda na tayo. Hindi talaga ako marunong magkilay. Pagpasensya nyo na yung kilay ko. Basta, ang ginagawa ko kasi guys, sinusunod ko lang yung kilay ko. Hindi talaga ako yung talagang pakak na magkilay. Yung sinusunday ko lang yung kilay. Diba? Hindi sabingi pa. Pero ayaan mo na yan. Kasi hindi talaga ako marunong magkilay. Nag-ano naman ako ng tutorial. Hindi pantay talaga. Hindi talaga ako. Parang pa. Hindi talaga. Anak kayo dyan sa kilay ko na yan. Basta, sinusunod ko lang kasi yung kilay ko guys. Hindi kasi ako marunong magkilay talaga. Kaya wag na kayong mag-inaso dyan na ano yung kilay. Bakalaplakado yung kilay. Basta makilay lang ng konti. Okay na yan. So yun. Mag-ano na rin ako. Kasi medyo late-late na rin ako guys. Okay, update ko na lang kayo mamaya guys. Pag ano pang maganap natin. How was it?
At ayun, so time check na tayo guys, it's ano na, 6 na ng hapon, at yun nga, at kakain ako guys, ang aking pagkain ay lumpia, so mauuna na akong kakain kasi Silvek ay wala pa, mamaya pa daw siya kasi may conference ata sila, kaya mag-overtime daw siya. So yun guys, kakain ako kasi nagugutom na ako, kasi kanina sandwich lang ang kinain ko, tapos ako kasi yung ano talaga na hindi talaga na, parang laging nagugutom ako pag sandwich lang. Gusto ko talaga yung parang solid na rice, ganun. So, yun guys. So, pansin nyo rin sa boses ko na nagbabagong-bago na talaga siya. Kasi, ano na, palamig ng palamig. Minus na yung temperature namin ngayon guys. Tapos, kanina pumunta pa kami sa labas ng mga estudyante ko. Kasi, everyday kami pumupunta sa labas. Nagsasangki or kulig kami kanina. Tapos, sobrang lamig. 5 minutes pa lang ako sa labas. Nilalamig na ako kahit nakatriple na akong, ano, iwan ko kung paano ko i-survive tong winter na to. Pero sana hindi na siya mas grabing lumala kasi ang hirap na talaga mag-commute. Lalo na kanina, umaga. Buti na lang kanina, mga 11 na akong pasok ko, medyo ano, hindi ganun kalamig. Pero pag bukas kasi ang duty ko na ay 7 ulit. So, doon na yung sobrang lamig na naman. So, ewan ko kung paano ko ito masusurvive. Pero sana hindi ako magkasakit kasi yung ibang mga katrabaho ko nagkakasakit na dahil nga sa sobrang lamig, tapos talagang everyday kaming lumalabas kasi required ng principal namin na kailangan namin mag-enjoy daw sa snow. Pero believe din ako sa mga estudyante ko kasi ilan, 25 kami, mga 20 pa rin yung mga pumapasok, hindi mo kasi. Pero ang ganda ng mga resistensya nila kasi hindi talaga sila nagkakasakit. So yun, ako binabawi ko guys dito sa pagkain para lumakas. Mamaya kainom din ako ng vitamins para sa sipon ko kasi pahirap na nito. Parang may nakabara, tapos dito parang may makate, kaya kailangan kong uminom ng gamot. Tapos magpapahinga na rin ako. Hindi na muna kung anong gagawin ngayon. Siguro manunood na lang ako at yun, bahala na dyan. Kahit magulo dyan sa hindi na muna ako maglilinis, bahala na. Kasi talagang gusto ko magpahinga para hindi ako matuluyan sa aking lagnat. So, dito ko na rin i-end tong vlog na to guys. Kasi wala na rin naman tayong ganap. Actually, yung mga nangyari lang sa buhay natin ay pare-pareho lang. Ngayon lang nagkaiba kasi merong winter na nangyari. At pangalan nito, pero itong snow na daw to, maglalas na till Christmas. So, sana hindi na ganun dumami. Basta maintain na lang yung yung lamig para hindi na lalong bumaba. Partido pa guys, nandito pa kami sa city. Lalo pa siguro pag nasa na kami. Masa Maidan, sobrang mas makapal doon. So yun guys, dito ko na i-end tong vlog na to. Maraming salamat sa pagsama nyo sa akin sa araw na to at sa kakahapon. Kung nagustuhan nyo tong vlog na to, please like, subscribe, and please click the notification bell para updated kayo sa lahat ng mga ganap natin dito sa Poland. Maraming salamat and bye-bye!